Guys, so lubak-lubak ko. Lubak-lubak yung kalsada. Oh. Diba? Hindi mapaayos, hindi gungo. Oh. Ayan, kaya magtatanong ka na lang minsan, sana yung pera, yung budget? Nasa na? Ba't sira-sira pa rin yung daan dito? Ayan, grabe lubak yan. Oh. Dami. Oh. Ay, ligong. Ano ba yan? Ayan yung kingdom ni Kibuloy, guys. No? Na nilalangaw na po ngayon. Mga kulto naman yung mga yan, yung guard na yan, no? Kulto yan. Yung guard na yan. Oh, may pumasok. Pumasok na van. Oh, diba? Van, nakamask po yung mga yan kasi mga kulto yan. Oh, di siya nagpapakita. Oh, diba? Mga kulto yung kingdom ni Kibuloy na yan, nakikita niya yan, no? Oh, kaya wag po kayo magsisimba dyan kasi kulto yan. Guys, no, ito po yung Davao. Ayan, ha? So, medyo traffic po ngayon. Ayan. So, dito sa lugar na to, guys, binabaha talaga to. Ayan. Grabing traffic. Magtataka na lang kayo, tagal na ng mga Duterte dito, pero hindi masolusyonan yung traffic dito sa Davao. Nakikita nyo naman yun, no? Ang haba, oh. Oh, diba? Oh, ayan, oh. Oh, Davao. Tapos yung mga daan dito, guys, may mga sira-sirang daan dito. Ang dami. Kaya magtataka pa. Yung 51 billion na hawak nila, nasaan na? Diba? Kasi pati kalsada dito, mga sira-sira na eh. No? Karamihan ng kalsada dito, sira-sira na. Yeah, no? So, papunta na po tayong airport ngayon kasi pauwi na po tayo. Uwi na po tayo. Ayan, galing po kasi tayong Davao Oriental, no? So, bibiyahin na po tayo pa Manila. Clark pala, Clark. Ayan, familiar naman siguro sa inyo yan. Oh, yan. Ayan, pagawaan niya ng simento. Ayan guys, so lubak-lubak ko. Lubak-lubak yung kalsada, oh. Diba? Hindi mapaayos, hindi gungo. Oh. Ayan, kaya magtatanong ka na lang minsan, sana yung pera, yung budget? Nasa na? Ba't sira-sira pa rin yung daan dito? Ayan, grabe lubak yan, oh. Dami, oh. Ay, digong, ano ba yan? Galing ni digong talaga, oh. So, ayan, haba ng truck, oh. Oh, diba guys? Sira-sira yung kalsada dito. Ha? Ah. Ayan, o, oh, diba? Oh. Yan yung Davao. O, oh, diba? Pangit ng daan, o. Oh. Kalsada. Diba? Itutur ko lang kayo dito sa Davao. Ayan. Ayan, no? Lubak, oh. Grabe mga kalsada to dito. Akala nyo walang mga krimen dito? Ako. Dinodoktor nila yung mga ano, yung mga nangyayari ditong hindi magaganda. Oh, yan guys, no. Nahanap natin yung kingdom ni Kibuloy kung masigla pa ba yung kanilang kingdom or nilalangaw na. Kasi yung kanilang Diyos nakulong. Oo. Pero ang Diyos nila tatakbong ano, senador. Oh, may ganun ba? Diyos? Diyos ka? Tatakbukan senador? Ba? Kalukuhan yan. Oh. Pag mga ganyan pong galawan na mga peking ano, no, mga Diyos, kulto yan. Diba? So, saan ba yung kingdom ni Kibuloy dito, no? Hinahanap pa po natin. So, yun yung kingdom ni Kibuloy, guys, no? Na nilalangaw na po ngayon. Mga kulto naman yung mga yan, yung guard na yan, no? Kulto yan. Yung guard na yan. Oh, diba?
Bukas yung kingdom. Oh, may pumasok. Pumasok na van. Oh, diba? Van, Charis. Nakamask po yung mga yan kasi mga kulto yan. Oh, di sila nagpapakita. Oh, diba? Mga kulto yung kingdom ni Kibuloy na yan. Nakikita niya yan, oh. Oh, kaya wag po kayo magsisimba dyan kasi kulto yan. Tara na po. Oh, diba? Uubusin lang yung pera nyo niyan. Lilimusan kayo niyan. Ako po. Huwag kayong maniniwala dyan. Ano yung ano ni Kibuloy, oh. Yan. Daming mga kabataang minamanyak ni Kibuloy diyan sa loob na yan. Ay, grabe. Manyakis yung pastor nila. Kulto yan, eh. Eskwelahan po yan. Yan yung pinakakulto. Palain nyo, ginawang ama si Jesus Christ, tapos siya daw yung anak. Ay, nako. Pinaka-school nila, yan. Dito, oh. Oh. Ito, diba? Ito. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Yan yung pinaka-school nila. Oh, dyan si Kibulok. School ng mga kulto. O, diba? Pag yung minor niyong anak, ibibrainwash siya ng mga membro niya. Huwag na daw mag-aral, manlimos na lang. O, diba? Oh. Yan si Kibulok. O, diba? Lupit ni Kibuloy. Malupit makapang-brainwash ng mga kabataan. Oh, yan. Diba? So, yan. Go na tayo papuntang airport. Kulto. Oh, Davao City. Yan. Ang pangit talaga ng daan dito. Oh. May mga lubak-lubak. Oh. Saan yung budget? Ba't di mapayos itong... Daan na nga lang, eh. Hindi pa mapayos. Ako po. So, ayan. Napunta na tayong airport. Papasok na kayo? So, ayan guys. No, andito na tayo sa aeroplano. So, waiting na lang tayo. And then, 2 hours pa yung biyahe ngayon. So ayan, pasensya na po guys, ano, ilang araw tayong hindi nakapag-live ng maayos. So ayan, bukas, live na po tayo. No? Every hapon naman yan. So abang-abangan nyo po yung mga updates at nalaman ko. Naku, dami-dami nating nalaman mga pre. At talaga namang, basta. Okay, so yun mga pre, ano, abangan nyo bukas sa ating live. Marami po akong mga... ibabalita sa inyo. So, talagang kaabang-abang po ito. So, yan guys, no? Kita-kiss po ulit tayo mamaya. So, malapit na. No? So, malapit na po kami at malapit na ano, masuka. Kasama ko, nasusuka na. So, guys, abangan nyo po mamaya, ha? May update din po tayo mamaya. Pero mas marami po akong update bukas. Okay? Kita-kiss po. Bye-bye. So yun guys, no, nakikita nyo naman yung kingdom ni Kibuloy. Habang nasa loob ako ng airplane, eh, binidyo ko muna. No? Oh, malapit lang talaga ito sa airport. At grabe talaga itong si Kibuloy. No? Oh, tingnan nyo, dami niyang nautong mga Pilipino. Pinapaniwalang siya ang anak ng Diyos. Utot mo, Kibuloy. So yun na nga mga pre. Ano? At talaga namang kakarating ko lang po dito sa bahay. At... yun na nga, nakita nyo naman kung gaano po talaga kadumi yung Davao, no? At kagulo. I mean, magulo po yung sitwasyon. Hindi lang sitwasyon, no? Pati yung ano, pati yung kapaligiran, no? Magulo yung kapaligiran. Binabaha po yung Davao, no? At syempre, nakita nyo naman po sa video na talagang ano, talagang lubak-lubak po, no? Yung kalsada sa Davao City, no? So nakakalungkot lang mga pre kasi alam niyo yun, ang tagal nang nakaupo ng mga Duterte diyan. Pero
ang daan ay hindi po maganda, lubak-lubak, hindi po maayos-ayos. Ang bagal po ng improvement, no? Ang bagal ng proseso ng pagpapaganda ng lugar. Samantalang 33 years na, okay? 33 years na po ang mga Duterte dyan, pero bakit ang bagal ng proseso ng pagganda ng Davao, di ba? Nakakalungkot yun. So, sabi ko nga mga pre, ako taga Davao din naman ako, pero simula nung umalis po akong Davao, pagbalik kong Davao ngayon, ganun pa rin, walang pagbabago. Diba? Kung ano yung pag-alis ko, ganun pa rin, walang pagbabago. Diba? So, imagine, no? Binibilog kayo nitong mga Duterte na to, na maganda daw yung Davao, no? Nandun na daw lahat. Pero kung titingnan nyo po sa video, actually, hindi ko naman na video lahat, no? Kung ano lang yung nadaanan ko, pinakita ko naman sa inyo. Pero, wala po sa ayos yung Davao, no? Kalat-kalat po. Kumbaga, madumi pong tingnan, di ba? O, may mga upos ng sigarilyo dyan, makikita mo sa tabi-tabi, di ba? Lalo na dun sa parte dyan na malapit kay Kibuloy, no? At lubak-lubak po yung daan dyan, di ba? Lubak-lubak yung daan dyan. At hindi man lang naayos ni Digong, ng inyong tatay Digong. Diba? Tatay ninyo, hindi naayos yung Davao City. May mga binabaha. Ang tanong natin dito, nasan yung 51 billion? Diba? Saan napunta yun? Sa bulsa ba or sa Davao? Ayun yung tanong. Tayo po ay nagtatanong, ha? Oo. Kasi dapat, 33 years nang namumuno ang mga Duterte dyan, dapat may mga improvement na yan, eh. Pero bakit, ang tanong dito, bakit ang bagal ng pag-improve ng Davao? Sige nga. Ito ay kukumpara ko po yung Davao at Iloilo. Napakalayo po, no? Talagang ang Iloilo, makikita mo ang kalinisan dyan. Malinis at, alam nyo yun, hindi kalat, di ba? Oo, kumbaga, kung titingnan mo yung Iloilo sa Davao, dugyot po yung Davao sa totoo lang. Pasensya na po sa mga kaibigan ko diyan sa Davao, no. Inaano naman natin dito, yung namumuno kasi, 'di ba? Pumapangit po yung imahe ng Davao, depende po sa namumuno. Kasi kung bastos at dugyot yung namumuno, ganun din po yung lugar. Yung mga nasasakupan, wala namang magagawa yan, hindi naman sila yung nagpapaganda ng Davao, hindi naman sila yung may hawak ng budget, 'di ba? Yung namumuno po. Kumpara niyo na lang po yung Iloilo sa Davao. 'Di ba? Napakalayo ng Davao. Oo. Napakalayo. Yung Iloilo kung titingnan mo, arrange po lahat diyan. Malinis tingnan ang Iloilo. 'Di ba? At napakaunlad po ng Iloilo. Napakaunlad, 'di ba? Pero yung Davao, tingnan niyo. Tingnan niyo yung Davao. Lubak-lubak yung daan. Pinakita ko naman sa video. 'Di ba? Lubak-lubak po yung daan. Tamad. Pag ang mayor, tamad. Ayun, tinamad ng paggawa yung mga kalsada dyan. Tinamad. Tamad si Basti. Diba? Ayun yun. At sa kay Kingdom of Jesus Christ naman, sa Kingdom of Jesus Christ, pinakita naman natin. Oh, na, hindi ko alam kung nakuha na ng video ko, ano. Pero nakamask yung ano eh, yung guard. Bakit kaya nakamask yun? Dapat nagpakita ka ng muka mo, proud ka dapat. Simula po dun sa guard ng Kingdom of Jesus Christ at sa mga miyembro, mga pastoral, kay Kibuloy, mga kulto po yung mga yan. Mga kampon po sila ng demonyo, di ba? Oh, kampon po sila ng demonyo. Ako kasi galing akong Mati kanina, Mati City, dire-diretso na ako sa airport. Kasi mali-late ako eh. So, kasi pagpunta ko Mati, na-late ako. Ayan, kumuha na ulit akong ticket. No? So, lima kami nagbiyahe. So, kuha ulit akong ticket. Sayang. Then pagbalik, ayoko na ma-late ulit, 'di ba? Kaya dire-diretso na tayo at vlog lang kaunti and then diretso, 'di ba? Ayun. So, kaya hindi ko na masyadong naikot-ikot pa yung Davao, no. Oo, gusto ko sana kaso kulang na po sa oras. 'Di ba? So, 'yun, nakakalungkot kasi pag tamad yung namumuno, magiging dugyot po yung lugar, 'di ba?
Ang pangit ng daan, nakita nyo naman eh. Oo, oh, diba? Pangit ng daan. Hmm, pero anong ginagawa ng mayor? Kayabangan lang sa social media. Katapangan sa social media, kaya ikaw, Baste Duterte, oh, abangan ka namin sa ano, sa 10, manunood kami ng duelo nyo ni Carbonell. Diba? Manunood kami ng duelo nyo ni Carbonell. Kasi kabang-abang ito. Kakasaka ba? Yung tatay mo nga, bayot eh, bakla. Di kumasa kay Carbonell. Ikaw siguro, baka mabawi mo yung hiya ng tatay mo, yung kahihiya ng tatay mo. Ha? Bawiin mo, Baste. Kasi napahiya ang tatay mo. Diba? Bawiin mo. Pero siguro naman, pupunta ito si Baste. Matapang to sa vlog eh. Pag nagbablog ito, interview, matapang to eh. Baka dun lang. At wala itong bayag. May bayag ka ba, Baste? Ay, pakita ka dun sa ano, sa duelo nyo. Eh, ang isusugal nyo naman dun, ni Damang Pere. Buhay ninyo ang magiging kapalit. O, anong sabi ni ano? Carbonell, sama mo na si Bato. Sama mo na ang bodyguard mo. O, sama mo na si Bongo. Ayun yung sabi ni Carbonell. Kami, mag-i-enjoy lang kami manuulon. Ang tanong, kakasaba to. Diba? At ikaw naman kay Buloy, mabubulo ka na sa kulungan na kuto kang manyakul ka. Diba? Mabubulo ka na dyan. Habang buhay. Eh, Amerika pa eh. Abangan mo yung Amerika kay Buloy. Ang ina. Sinasabi ko sa iyo, ang mga katulad mo, kung ano yung ginawa mo, babalik sa iyo yan. Diba? Doble-doble, triple pa. Kaya kay Buloy, good luck sa buhay mo. Kasi, mabubulo ka lang naman dyan sa kulungan. Ganun lang naman yun eh. Diba? Ang buhay natin, parang gulong yan. Noon, nasa taas ka, ngayon, nasa baba ka na. Diba? So, yun lang guys. At pasensya na, hindi ko naikot yung Dabaw eh. Kasi galing pa akong mate. Pagod talaga. Na? Tatlong araw, apat na araw namin doon. Nakakapagod kasi marami kaming pinuntahan doon. At eto pa, marami akong ikukwento bukas. Pagdating dyan sa mga Duterte. Taga Mindanao po ang nagsasabi nito ha. Ichichismis ko sa inyo bukas. Oh. Ma, nako, sinasabi ko sa inyo. Ang Nograles na mamayagpag ngayon dyan sa Dabaw. Ang digong nyo, bukas, abangan nyo. Marami akong chismis sa inyo. Marami kayong malalaman bukas. Okay? Abang-abangan nyo po yan. Okay, so, yun lang guys yung ating video ngayon. At syempre, huwag kalimutang i-share ang ating video ngayon. At huwag kalimutang mag-like. No? At bukas may live po tayo kasi nakabalik na po tayo dito sa bahay. Bukas po yan, live agad. Hapon nga lang. Diba? Hapon nga lang. So, yun lang guys. Share this video sa mga bago nating subscriber. Maraming salamat po. At syempre, sa mga magsasubscribe pa, huwag nyo na pong patagalin. Magsubscribe na po kayo. Maraming salamat. Abangan po bukas yung ating live at yung mga sasabihin ko pa sa inyo. Ichichismis ko sa inyo patungkol sa nalaman ko dyan sa Davao ngayon. Okay? Abangan nyo po yan. Ingat. Bye-bye.